Hello everyone, for today's video, magluluto ako ng chapche. So, samahan nyo ako guys. At ayan yung mga ingredients na gagamitin ko. Ayan. Ayan, glass noodles. So, let's go guys. We start na sa ating pagluluto. Hello everyone! So, ito na nga at magsisimula na naman akong magluto ng chapche or glass noodles. At ayan na nga, isa-isa ko nang hinihiwa yung mga gagamitin ko na gulay. At ang paghiwa ng ating gulay guys ay pahaba. Kasi yung lulutuin natin na glass noodles is pahaba. So, iaayon natin yung mga vegetables na hihiwain natin sa kung ano yung ating lulutuin. O, di ba mas maganda siyang tignan guys kung itutulad mo siya doon sa glass noodle na medyo pahaba. E pag ginawa mo pa square yan, di ba pangit naman tignan. Kaya ayan, at hinihiwa ko na nga dyan yung carrots. At after kong mahiwa lahat ng ingredients ay isusute ko siya sa sesame oil. Ang gagamitin ko dyan na oil ay sesame oil. At hindi vegetable oil, hindi olive oil, kundi sesame oil. Kung wala kayong sesame oil, maybe you can use vegetables oil kung walang sesame oil na walang mabibili dyan sa Pilipinas. Pero meron naman siguro guys, pero medyo may kamahalan nga lang siguro. Eh, I don't know, I didn't try yet na bumili ng mga Korean ingredients sa Pilipinas kasi wala ako nakikita. At ayan na nga, at antay natin. Tingnan natin at hiwain natin lahat. Ayan, zucchini yan guys. Sa mga hindi nakakaalam ko ano yung zucchini na yan. I think this is, zucchini is yung malambot na kalabasa. I don't know. Correct me if I'm wrong. Pero yan yung palagay ko. Pero alam nyo ba guys, ayaw ko yan. Ayaw ko yung vegetables na yan. At ayaw ko rin yung spinach. Ayaw ko rin yung chili. Ayaw ko rin yung paprika. Kaya pag kumain ako niyan mamaya guys, ang kakainin ko lang yung ihahalo kong na fried na egg at saka yung noodles. O ba diba, bongga. At saka ayaw ko din ng mushroom. Ayaw ko din ng onion. Ay, ako ba yung tao guys na hindi mahilig sa vegetables? Ewan ko ba? Mula daw nung sinilang ako eh. Ay, hindi naman mula nung sinilang. Mula nung bata ako, nung marunong matuto na akong kumain, sabi ng mama ko, ewan ko, eh, hindi na daw ako kumakain ng gulay, pati karning baka dyan sa Pilipinas, ayaw ko. At ayan na nga, inaayos ko na yung paglulutuan ko dyan, kasi lininisan ko dyan yung pinaglulutuan namin, kaya kailangan ko siyang ibalik para makapagluto na tayo. At makapag-saute ng mga vegetables na ilalagay ko mamaya sa glass noodles. Tignan nyo guys, simple glass noodles only pero ang daming proseso, hindi rin siya madali at mahirap din magluto ng japchae. I mean, hindi naman mahirap pero madami siyang process yan. At maybe aabutin ka ng let's see 30 minutes at ayan, nilagay ko na yung papakuluan ko ng glass noodles. Medyo matagal ko siyang pinakuluan guys kasi gusto ko malambot na malambot yung glass noodles kasi kapag hindi mo siya pinalambot, di ba parang bubble gum siya. Yung glass noodles na yan guys is made of sweet potato. I think so. Ayan, pinapakita ko yung olive oil. Ay, no. Why? Olive oil. Sesame oil. So, doon nga tayo sa glass noodles na sinasabi ko. Yun ay made of sweet potato. I-search nyo na lang guys sa mga hindi nakakaalam. At siguro may nabibili naman dyan sa Pinas kung gusto nyo magluto ng ganyan. Ayan na nga. Natapos ko nang lutuin yung carrots. At ayan, nagsunod na naman ako.
ang isusunod natin ay ano nga bang isusunod ko dyan? Mushroom ba? O di ba mushroom, tama ako. At ayan, nag-start na, nagbo-boil yung tubig ko at ilalagay ko na dyan mamaya yung glass noodles. At ayan na nga, at inilagay ko na ang glass noodles. Para habang nagsusote ako dyan sa kabila, kumukulo na rin yung glass noodles ko. O di ba bongga. Kapag napakuluan nyo na pala yung glass noodles guys na yan, pag malambot na, puhugasan mo siya ng tubig na warm. Hindi mainit, hindi malamig. Yung lumalabas sa gripo, pwede na yon. Or kung type mo naman, lagyan mo ng ice para madaling bumahaw. Ano nga tawag doon? Yung maalis yung init niya. Basta alam nyo na yung ibig ko sabihin at ganun ang inyong gagawin para hindi siya magdikit-dikit. Kasi kapag di mo siya hinugasan guys, magdikit-dikit yan siya. Na parang jowa mo na kung makadikit kala mo toko ay charot-charot lang. Humugot pa yun. Ayan, sinunod ko na naman yung spinach doon na niluto, diba? Kinatkat ko na lang yan guys, hindi ko na pinakita yung processing kung paano ko siya na ano. Alam nyo naman siguro magsaute guys, diba? Just normal, just put a sesame oil, then the vegetables, then if you pag nakita mo na naluto na, hanguin mo na siya, tapos ilagay mo siya sa isang tray na kung saan paghiwa-hiwalay mo na siya. Or if you want, pag mixin mo na sila, nasa sayo yan. At ayan na nga, isinunod kayong white onion. Naluto na ang ating white onion. And then the next is the zucchini. Ayan. Pag nasanay ka nang magluto nito guys, is madali na lang. Madali na lang siya para sayo. At ayan nga, as you can see, at nakikipagdikitan ako dyan guys, live stream this one ni Ma'am Ate Che. O diba, ayan, kaninong vlog yon. At andyan nga ang host dyan ay si Ma'am Ate Che. I don't know if anong oras yan that time at anong date noon ito, kasi late upload ko na to guys, naipon na lahat ng mga videos ko sa aking phone kasi minsan wala na akong time mag-edit guys kasi nga nakikipagbakasan ako, diba? Diba ang sipa ko makipagbakasan guys? Hindi lang ako nakakasali ngayon guys sa ano, sa live ni Ma'am Ivy 1 PM kasi doon ako natutulog guys, 1 PM until 3:30 natutulog ako kasi nga paggabi guys natutulog na ako 2 AM, 1 AM. Kaya medyo buyat ako, kaya pagtapos magpagbakasan guys, magluluto ako ng lahat kasi mag-prepare lahat, tapos matutulog na yan ako guys, mag-i-busy na ako ng 3:30 or 4 PM para pag-i-busy sa kinagabihan, may energy na naman ako na makipagbakasan guys, diba? 6 PM at saka 9 PM. At kapag yan ako sumasali guys, swerte ako kasi kakaunti lang kami at may chance kong manalo ng 100 subs, 50 subs kasi kung naman bigyan nyo naman guys, ang bilis lumaki ng aming channel na sa 4,000 plus na ako. At thank you dong ating community at ating nang inaasikas yung ating watch hour. At gusto kong mag-avail pero soon, not now kasi wala pa akong budget kasi nga mayroon pa akong pinaglalaanan guys at nagka-problema ako sa pinagtatayuan ko ng bahay dahil may nadamay ng ibang lupa guys at kailangan ko siyang bayaran. Nakaka-stress. At balik na nga tayo dyan guys sa niluluto, ang dami ko sinasabi. Ayan, niluluto ko na yung egg dyan. Dapat matipis lang ang pagkakaluto mo. And I think yung egg na yan is pieces. Kailangan manipis lang yung pagkakaluto na. At mamaya, hihiwain ko siya ng stripes or pahaba.
babalik na rin ko lang siya. Di ba nakita niyo kung gaano siya kanipis na niluto at hindi siya mahirap iwain mamaya. Di ba? Galing. Tsaka kapag nagluto pa ng egg na yan guys, alalayan mo yung apoy kasi mamaya pag lumutong na yan, di ba pag masyadong na-overcook yung egg na yan, pag lumutong siya, mamaya pag hiniwa mo na siya magkakahiwa-hiwalay na yan. Tingnan nyo yung ginawa ko dyan, di ba? Alala yung apoy niya. Kaya tingnan nyo papakita ko sa inyo dyan. Yung egg na niluto ko. Kung gaano siya kanipis, tsaka kung gaano siya kaplapis. Ayan o, di ba ang ganda? Madali na lang yun siya hihiwain mamaya. At dyan na nga magtitimpla na ako guys ng pinaka-sauce ng ating glass noodles. At ayan, sugar, brown sugar, at saka sesame oil, sesame seeds, saka yung soy sauce. O diba, ang dali lang ng mga ano niya, ingredients niya. Ingredients, ewan ko, bahala ka dyan. Nabubulol na ako guys, grabe. Hindi rin madali ang mag voice over guys, matutuyuan yung lalamunan mo, tapos magkanda bulol-bulol ka pa dyan na ewan. Hi, Diyos ko, buhay vlogger. Pero ginusto ko yan, kaya si BTS lang para kapag tayo ay mamonetize guys, sobrang lahat ng pagod, lahat ng sacrifice ay magagamot or ang tawag doon guys, mawawala kasi nga, di ba? Pag may sahod ka na guys, wala na yan, hindi mo na iisipin yung pagod na yan, ang iisipin mo na lang, ano kayang content ang isusunod ko? Ano kayang content ang gagawin ko? O, di ba? Habang nagtatrabaho dito, eh, mayroong pinagkakaabalahan, lalo sa mga tulad ko or sa katulad ko na walang masyadong ginagawa dito guys, tapos lagi pang mag-isa. Kaya ito na lang libangan ko at ayan na nga, balik na tayo ulit sa ating noodles dahil napadaldal na naman ako. Inilagay ko na yung mga gulay doon sa ating glass noodles. Diba nakita nyo yung glass noodles? Hindi siya nadikit-dikit guys kasi nga hinukuhasan ko siya ng warm water. O diba? Ihalo mo na lang lahat yan guys. Tapos halu-haluin mo siya. Halu-haluin. Mag-mix yung gulay at saka yung glass noodles. O diba? Bongga. At ayan guys, pwede siyang kapag inilagay mo siya sa fridge, pwede siya magtagal na ang maybe let's see 4 days to 3 days at hindi siya masisira. Pero wag mo nang paabutin ng 1 week guys kasi kapag pinaabot mo ng 1 week guys, 'di ba nagsaseho-seho pa ako diyan. Nakikinig ako ng sounds or yung sa ano background dong nasa live stream. Kasi guys kapag pinaabot mo yan ng 5 days baka masisira na yan, mapapanis na yan kahit nasa loob ng fridge kasi 'di ba? Direct ko na ilagay yung sugar tsaka soy sauce, hindi ko naman siya niluto. Bakit nga ba ako sumasayo dito, guys? Ano ba yung patugtog ng nasa live stream? At diyan na nga, guys, at ihahalo na natin at malapit nang matapos ang ating japchae at ayan ang ating noodles na hinalo sa gulay. Diba ang ganda niyang tignan guys? Napaka-colorful. At ayan yung ating sauce na ihahalo. Diba? Tignan nyo. May green, may orange, may red, may yellow, at tapos yung glass noodles natin. O, diba ang ganda niya pag masdan? Pero mamaya, magiging black na yan yung ating glass noodles kapag inilagay na natin yung soy sauce. At ayan na nga, ilalagay ko ng soy sauce at atin hahaluin. Diba? Masarap na yan guys. At yan ay favorite ng aking kasama dito sa bahay. Actually guys, dadalawa lang kaming kakain yan guys. Kaya umabot siya ng 4 days. Hindi namin siya basta-basta maubos kasi madami siya guys. Napadami yung gawa ko. Hindi ko na control. At ayan na nga, titikman ko na
At syempre, basta gawa mo or basta luto mo, syempre masasarapan ka. Kapag kulang naman sa soy sauce, pwede mo naman siyang dagdagan, guys. Kapag meron kang ano diyan, may syrup, bahala ka diyan. Basta yung asukal na natunaw, pwede mo siyang lagyan, guys, pag nakulangan ka sa tamis or hindi siya masyadong pasado sa yung panlasa. Pwede mong dagdagan yung mga ano niya, guys, yung mga ingredients na ilalagay mo. Basta pumasa na sa panlasa mo, okay na. At ayan na nga, pinapakita ko na sa inyo yung final product natin na naluto. Final product? Bakit final product? Di naman yung product. Ayan, yung final na niluto natin at ilalagay ko na siya sa Tupperware. At tignan nyo kung gaano siya kadami. Dadalawa lang naman kaming kukain nan, kaya hindi namin siya mauubos kaagad-agad. At ako ay hindi rin kumakain ng mga nakahalong gulay dyan. At ang aking pipiliin lang dyan ay yung egg at saka glass noodles. So, hayan na nga, guys. Matatapos na ang aking video. Salamat sa inyong pakikinig sa aking boses na nagkanda bulol-bulol. At salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo for today's video kung paano gumawa o paano magluto ng chapche at na Korean dish. At ito, guys, hindi ko alam lutuin noon pero natutunan ko lang pa unti-unti dahil sa pag-search sa YouTube or Google. At dyan na nga, guys. Bye-bye! Thank you!